Good morning mga ka-dicer! Happy Tuesday! So yun, galing ako sa isa kong outlet. So bali, pupuntahan naman natin ngayon ay ang Pasita. So hindi tayo nakapag-vlog ng una dahil kailangan natin ma-pick up ang mga DTR. So pakita ko sa inyo yung una kong outlet. So ayan, yan yung merchandiser ko. So hindi ko na naantay na mapuno pa niya yung display para mapicturan. Kailangan na natin lumipat ng area. Okay, so yun, meron naman tayong pag-uusapan ngayon mga ka-dicer. At syempre, patungkol nga sa buhay ng merchandiser. Habang ako papunta doon para may kausap naman ako, 'di ba? So nga pala, baka naman pwedeng makahingi ng subscribe diyan sa inyo. I-click niyo na 'yung subscribe button na 'yan. Pati 'yang bell button para naman kahit papaano ma-notify kayo sa mga video na aking i-upload. Topic na pag-uusapan natin ngayon mga ka-dicer, allowed ba sa isang merchandiser ang mag-uwi ng BO sa tuwing siya'y may deliver? O ano, na-curious ba kayo sa ating topic? Yes! Bilang isang merchandiser, karamihan po sa client na hinahandle natin meron tinatawag na yung hindi kahigpitan pagdating sa BO. Wow! Sana all! At mayroon namang iba na talagang napakahigpit. Ano? Hindi totoo yan. Again, ang uwi po ng BO ay nakadepende po yan sa policy ng outlet at policy ng company nyo. So merong ibang mga outlet na hindi naman gaano pinapakailaman yung BO na yan. So yung iba, hindi naman talaga matatawag na BO yung halimbawa sa snacks na walang lang ng hangin pero hindi naman expired, at sa mga dilata naman hindi naman expired at na UP lang. So may mga ilang company or client at may mga ilang outlet na pumapayag dyan na manghingi yung mga merchandiser at may uwi niya sa kanyang bahay na kahit pa paano makapakinabang naman sa BO na yon. Although hindi naman siya totally tinatawag na BO, as in yung BO na hindi na mapapakinabangan, yun talaga nang makakain pa at may kaunti lang diferensya. Ano? So yan, kapag ka po may deliver ang isang merchandiser, syempre kapag katapos na po ang pagbababa ng delivery na yan, naandyan na yung BO counting. So pagbibilang ng mga BO. So syempre, kapag ka ipu-pull out na yung BO, itong si delivery man, kukolektahin na yan. May mga ilang merchandiser na nanghihingi ng BO. So far naman, nabanggit ko nga kanina sa umpisa na ito po ay allowed lamang doon sa maluluwag na company at maluluwag na outlet. Meron din namang ibang outlet na habang binibio mo pwede kang kumain doon. May mga ganyan kong outlet. Siyempre, kahit pa paano, matikman mo man yung produkto mo, di ba? Kahit sa BO man lang. So ayun nga, may mga ilang merchandiser na nag-uwi at nangihingi sa kanilang mga delivery man. So allowed naman yan sa iba kasi nga kahit pa paano naman makapag-uwi ka, no? Kasi nga, delivery man lang din naman makikinabang yan yung iba. Meron nga ako nung merchandiser ako nang ayan, naging merchandiser. Alam niyo ba yung produkto nila na kapag ka po may nadurog dyan na isa, dalawa, o tatlong piraso, lahat po yun ay BO na. Pwede na! So syempre, manghihingi kami sa delivery man yan. Yung lalo na, yung pinakamalaking size. So syempre, ibubukod namin sa plastic. Magaling kang kupal ka! So yun naman po ay allowed dun sa naging outlet ko at allowed din naman doon sa naging company ko. Ano? So way back 2009 niya tayo nung naging So yun, masarap na nakaka-enjoy lalo na pag kayo may delivery ka. Siyempre, i-assist mo yung delivery mo sila yung maghahakot, ikaw yung mag-aayos sa buffer. O siyempre, kahit pa paano makatikim ka naman ng produkto mo, diba? Again, ang paghingi po ng BO ay ulitin ko, nakadepende po sa client na handle mo at nakadepende sa magiging outlet mo. Kasi po, may mga ibang outlet na napakahigpit at may ibang client na mahigpit din. Yung tipong hinahanap talaga ng kanilang kumpanya kung anong nakasulat dun sa RS slip, kung ano-ano yung mga BO. At yun, at i-dispose yun ng kanilang kumpanya. Ano?
So mag-ingat din po kayo at magbasa-basa manghihingi, ano? Kasi marami din po natatanggal dyan. So yun lang, na-share ko lang sa inyo mga ka-dicer. Masarap po ang buhay merchandiser sa totoo lang. Lalo na pagka ganyang mga senaryo. Sabi nga nung isang delivery man nagkaroon na yata siya ng tindahan ng mga product dahil sa mga bio. Again, hindi naman porky bio sira na, no? Meron dyan yung halimbawa isang pack ng product nabuksan, which is hindi siya pwede na by pieces. So syempre bio na yon. Pagkain dinala mo sa sari-sari store, syempre converted na pieces na yun, pwede na yun. So yung mga ganun scenario. So nakakatuwa din, oh, yung mga ganun. At salute din sa mga kumpanya o client na ganyan na nakakaunawa sa kanilang mga empleyado na yung ibibigay na lang yung mga bio, ano, at least napapakinabangan pa. So yung iba, binibili daw ng mga ibang kumpanya, pinapakain sa isda. So ayan po. So again, i-share ko lang, ha, again, sa lahat ng mga baguhang merchandiser dyan, ingat-ingat po kayo pagdating sa BO. Hindi po lahat ay pwedeng humingi ng BO. So meron din pong nangyayaring ganyan na yung kahit bawal pinipilit, ano, makahingi lang. Diba? So wag po natin pagpalit yung trabaho natin sa kapirasong bagay. So make sure lang na yung client nyo ay maluwag sa BO at yung outlet nyo. Again mga ka-dicer, maraming salamat at ako ay papunta na ngayon ng Pasita at Binyan. So pick up DTR po ako ngayon. So maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga simple vlog at mga sharing sa patungkol sa mga buhay ng mga merchandiser. Muli, ako po ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandise. Peace.